Nagkumpul-kumpul na naman kayo dyan. Ang dami-dami nyo pag bumisita. Good day, kabayan. Shooting tayo ngayon. As you can see, kahit na tigtatatlo o apat na putting cane lang yung iniwan ko, gusto ko pa rin i-maintain yung nagbabawas ng shoot thinning. Pero pakita ko muna sa inyo ngayon ang itsura ng ano, ng mga ubas. Ayan, lakad tayo. Yan sila. Ito, before mag-shoot thinning ako, tignan nyo kung paano sila nagpipiesta dito sa mga ano, tsaka nagkakadikit-dikit. As you know, last vlog ko, sinabi ko ni-reduce ko. Ang panoorin nyo na lang yung ano, previous vlog ko. Hindi ko na uulitin. So, ayan sila ngayon. Nagkakakalumpumpunan na naman. Nagmamarites na naman sa isa't isa. Tingnan nyo silang dalawa. Paghihiwalayin ko kayo mamaya. Yan, may mga bumibisita na mga shoots kung saan-saan. Yan. So, bakit ko pala ginagawa itong pag-shoot thinning? Yung pagbabawas ng mga shoots na hindi kinakailangan. Tanyo, grabe. Ang bilis niyang lumaki. Na yung energy dapat ay napupunta doon. So yun nga, yun ang dahilan. Imbis na mapunta yung energy sa mga bunga o kaya dito sa mga fruiting cane nila, ayan o, napupunta dyan. Pagkatapos yung bang para yung hangin tsaka yung araw makasirculate sa kanila para mabawasan sila ng mga dahon-dahon na hindi kailangan. Yun. Tapos yun, syempre pag nag-circulate na maayos yung mga yung hangin at tsaka araw, makakatulong yun sa pag-iwas ng mildew tsaka mga fungus tsaka mga insects, if not totally. Lalo na kami hindi nag-i-spray kami pag talagang nakita namin na nakita ko pala ako lang pala nag-i-spray pagka nakita ko na sunod-sunod ang ulan, pagkatapos may namumuong mga mildew tapos nagfufungus yung mga puti-puti, yun, nag-i-spray ako ng soda para lang patayin yung mga yun. At saka para mapuksa, maputol yung process niya na maging fungus. Okay, umpisahan na natin. Bakit ba ako ikot ng ikot dito? So, ayan. Ganyan lang naman eh. Teka, yung isang kamay ko hahawak sa camera. Ayan siya. Itong dahon sa baba, parati kong inaalis, lalo na sa ilalim ng may bunga para diretso yung araw. Ito yung mga panahon na magandang mag-fruit thinning. Pero kung ifu-fruit thinning ko lahat yan, maawa naman kayo sa akin. Hindi, sharing. Joke. Hindi ko na sila ifu-fruit thinning. Titignan ko kung ano mangyayari. Yan. Luwasan lang lahat. Ay, kailangan pala ito nakatali. Nakalimutan ko. Tingnan nyo, kapag konti lang sila, tsaka matibay na yung main branch niya, kahit wala na ito eh, kung apat o tatlo lang, pwede silang maging independent sa mga support.
Tsaka, isa pa palang dahilan, dahil binabawasan ko yung mga shoots. Pagka ang suporta nyo, katulad ko, eh, mabuhay, barabarabay, eh, nakakabawas din yun sa bigat. So, tuloy tayo sa shooting. Saan ka? Ayan. Ayan, no? Bilis nilang lumaki. Kikita nyo naman sila. Nasa singit lang. Yung between dahon. Ayan. Tsaka fruiting cane. Nandun sila. Nandun sila na mamahay. Yun nga. Yung mga dahon sa ilalim. Siguro mga 2 dahon or what. Papakita ko, i-expose ko itong mga bunga. May mga tumutubo-tubo na makulit. Magpapatubo kayo dito kung gusto nyong palitan itong main branch. Ang ubos naman kasi kahit anong sistema na gusto nyo, pwede nyong palitan every season. Pwedeng cordon arm, pwedeng fruit cane pruning, pwedeng overhead. Basta ihahanda nyo lang yung mga canes na gagamitin nyo sa next season. Ayan siya. Mainit ah. Parang Pilipinas. Susunog na yung balat ko. Itong nasa taas, hindi ko masyadong inaalisan muna dahil okay lang yan. Ang importante yung mga naglalakihan sa baba. Kasi kailangan din nila ng vegetative. Eh. Kailangan balance. Ah, ito, medyo malaki na. Ayan o. Mabilis pang lumaki kasi sa mga dahon eh. Pero papakita ko mamaya yung mga nauna kong na shooting, yung mga dahon nila ang lalaki, grabe. Okay. Ayan siya. So, tingnan niyo yung itsura. Medyo nakalaya sila. Tapos mamaya, ay ito pa pala ang laki oh. Oh, tingnan niyo oh. Ayan, ang laki niya no. Itong energy na to, imbis na mapunta dito sa bunga, ay napupunta dito. Ito pa pala. Ayan. Ayan. Okay na itong isa. Tapos, paghihiwalayin ko lang. Itong mga tendrils na to, nakakatulong. Pagka may bagyo malakas, nakakapit sila sa suporta. Di... medyo nakaka-circulate ang hangin sa kanila. Diba? Yan. Ito pa pala. Okay. Yan siya. So. Diba? Laki ng diferensya, no? Kaka-circulate ang hangin tsaka naka-expose yung bunga sa hangin at tsaka sa sun na kailangan ng ubas para matamis. Okay, gagawin ko pa lahat ito, pero ano lang naman, madali lang naman tsaka nakaka-enjoy eh. Ito yung umbrella ko. Tingnan nyo naman yung ginawa ni Daniel. Dahil nag-wild na sila at hindi ko na shoot-shoot tinali. Tinalian niya.
What did you do with this? What's your purpose? Just let it as it is. No, you put... It's natural. You put this towel. Yeah, otherwise it's on the floor. Oh, your smartphone. Your smartphone. Hello. Don't put there. Kasi ang reason... Yeah? Kaya ako ni-reduce ito. Para magkahiwa-hiwalay sila. Para walang ano. Ang ginawa niya, pinaliputan. Yan nagkadikit-dikit. Kapag ka umulan ng sunod-sunod, hindi makakasirculate, hindi matutuyo agad. Hindi makakasirculate yung hangin. Tsaka may tendency na pamugaran sila ng mildew, kaya mga insects. So, gagawin ko ito. Aalisin ko itong nilagay niya. Siya nga pala, bago ko makalimutan, yung mga nagre-request ng mga cuttings, meron ng mga mailan sa Pilipinas na yung mga nabigyan ko or naka-avail ng mga Bosque of Glory. Meron na sa Pilipinas eh. Meron akong natanggap na email. Hindi ko lang po mabuksan lahat yung mga email dahil yun nga, nawawalan ako ng oras. Pero siguro sa next vlog ko, iaano ko yung mga tao na pwede na silang makapag sell or makapag-expose ng mga cuttings kasi lumaki na yung mga Bosque of Glory nila. Pero magpapaalam muna ako. I'll let you know. Okay? Bye, kabayan! Gusto ko muna silang spread para makita ko yung forma na gusto ko bago ko sila i-shoot thinning. Ayan, malinis na rin sa ilalim. Almost. Okay. I'm happy now. Kesa naman sa dati.